Hello guys and welcome back dito sa ating YouTube channel. And today guys, gusto ko sana mag exercise pero may nakita akong paso na nakatiwangwang dito sa paligid ng ating tinitirahan. Kaya naman dali-dali ko na itong kinuha at dinala ko sa aming bahay. At pagdating ko nga dito sa bahay, syempre ibinaba ko na. So sa mga hindi nakakaalam ay yan ang bigat niyang paso na yan. At hindi ko yan pwedeng biglain na ibaba kasi nga baka mabasag ay wala pa naman akong katulong niyan pagbaba. So tinanggal ko muna yung pala at baka maging dahilan pa ng pagkabasag na rin paso. So sa hindi nakakaalam may laman na iyan na lupa, no? So kaya dahan-dahan lang ang pagbaba natin at baka mapersa yung ating likod eh, kaya naman palman itong ating likod kung mayroon lang si Shopee naka-order na sana, ano? So yan, dahan-dahan ko lang nga siyang binaba. And pakita na rin natin dyan dito na mayroon nga yung lamang lupa. Yan yung mga lupa na nagdikit-dikit na sa kanya, mahirap nang tanggalin. So hindi ko na rin siya pinilit na tanggalin. Okay. So yan yung mga ating pupunin mamaya ng ating growing media. So explain ko na rin sa inyo mamaya yung mga growing media na gagamitin natin dito. So dahan-dahan ko na nga yung pinaikot niya sa may gilid at yan yung bigat paya. Ay nako ay yung ating likod ay kinaman. Pag matanda na itong ating likod. Ayan. So, inigay ko na nga yan sa gilid, dahan-dahan. At nag-ipulbaya ako nga dito ng lakas at may akuhanin pa ako na hinangani ay kinuha ko na ang growing media na gagamitin ko. Yung paglalahok-lahokin ko at siya kung apagtaniman ay. So, kinuha ko na yan yung panghuli ko ng kinuha at wala nga hindi nasama ang aking videographer sa pinagkuhanan. So, bali tatlo yung paglalahok-lahokin ko, yung tain ng kambing, yung buhangin at saka yung garden soil. Ayan ang kulit ba yun, yung isa pang bata nasa likodan ko, yun nakakapit pa sa likuran eh, kaya hindi makahakbang ang husay. Yung sa mga magtatanong mamaya kung ano nga ba yung ratio ng mga ginamit natin diyan ay 2:1:1. So 2 part po nung ating organic fertilizer, yung tain ng kambing, 1 part ng soil at saka 1 part ng buhangin. And kung kayo ay magtatanong mamaya kung bakit may buhangin, so explain ko yan sa inyo mamaya, ano, para malaman natin kung ano nga bang kahalagahan at ito yung hindi alam ng mga ating kasamahang magsasaka kung ano nga ba yung tulong ng buhangin sa pagmimix ng ating growing media. At sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nga ba ang growing media mga kasaka ay ito yung mga pinaglahok-lahok na iba't ibang materyales na gagawin natin na potting mix o yung potting bed. So ito yung paglalagyan natin ng ating tanim mamaya. So yung pinakita ko na nga dyan sa inyo yung ating grafted na kalamansi. Yan ay mababa pa yung may bunga na, ano, kaya nga grafted ay, ano. So yun, ibinubo na nga natin dito yung buhangin at saka yung lupa at saka yung tain ng kambing. So yan yung paglalahok-lahokin natin namaya. So explain ko na nga sa inyo kung gaano nga ba kahalaga itong buhangin na ating gagamitin. At sa dami-dami nga naman ang ating pwedeng gamitin ay bakit nga naman buhangin pa ang aking napili. Ano po? At baka kayo nagtatanong ay siguro ito kung ano na lang naiisipan at pati buhangin ay ginagamit ng pagtaniman. So may mga dahilan po yan kung bakit tayo gumagamit ng buhangin. Unang-una is para sa drainage. So alam naman natin na may iba't ibang ore or particles ang soil, ano, yung sand, silt and clay. So mas maganda kasi guys na mas madami yung mas madali makapag-penetrate yung ugat ng ating halaman na itatanim, kaya ako gumamit ng buhangin is para na rin sa drainage, para bagay yung tubig ay hindi na ipunan sa ibabaw. So yung nakagandahan nun. So pag maganda yung drainage, so pag maganda yung drainage, maganda rin yung ating air circulation sa ilalim ng lupa. At yung gandahan nun guys, mas makakahinga yung ating halaman and yung soil structure. So ang buhangin ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng mga tamang istruktura ng lupa. So magiging maganda yung lupa natin at may sapat na pores para makapag-penetrate yung ugat ng ating halaman. At sa pa doon is para hindi maging compacted yung ating lupang pagtataniman. At isa pang kagandahan nito, depende sa buhangin na ating ginagamit. Ito na ang buhangin na ginamit ko, hindi ko man ito tinest, ano, basta sa ang buhangin minsan nakakatulong yan sa pagbabalance ng pH, kaya tayo naglalahok ng buhangin kaysa tayo gumamit ng kung ano-ano mga clay type na growing media na nagiging dahilan kung bakit nagko-compact ng soil. Huwag natin kakalimutan na gumamit ng buhangin. Ito nga palang buhangin ay ginagamit ko lamang ay pag wala akong CRH o yung carbonized rice hull. So pag wala kasi akong carbonized rice hull, kailangan ko ng mas magandang air circulation sa ilalim ng lupa, kaya ako yung naglalahok na lamang ng buhangin kaysa ako yung maghanap pa or bumili ng
rice hull. Pero pag may mahahanap kayong rice hull, ay rice hull lang gamitin ninyo. At yun ay mas mura kaysa sa buhangin. Ano po? Ay kung mas malapit naman kayo sa mga tabing sapa diyan, ay kumuha na lang kayo ng buhangin kaysa kayo ay mag rice hull. Ayun ang kagandahan eh. Paliwanag ko na rin sa inyo kung bakit naman tayo bakit ang ginagamit ko ay tae ng kambing kaysa sa mga iba't ibang tae ng kung ano-anong hayop. So ito kasing tae ng kambing, alam naman natin na ang kambing ang kinakain niyan ay damo, at lahat ng damo guys ay yan ay mataas ang nitrogen. Ano? So lahat naman ng ating organic kong ginagamit na growing media, lahat yan ay may NPK content. Ang kagandahan lang kasi nitong tae ng kambing, ito ay pag hindi na, madali lang siya ma-decompose at siya nga ay damo ang kinain ng kambing, ay di madaling ma-decompose yan. So mga ilang linggo, ilang buwan lamang yan ay hindi na yung masyadong maamoy. Ay pag hindi na masyadong maamoy, ay di maganda nang gamitin yon. Hindi katulad ng tae ng ipot ng manok at saka tae ng baboy, ayan nako, ayan ay matagal bago mabulok. Ay pagka yan ay hindi pa fully decomposed, ay ang mangyayari niyan ay makakatulong pa yan para magkasakit at saka nagre-release yan ng gas. Ay pa nakapag-release yan ng gas, ay sigurado yung halaman ay masusunog din at yan ay pag nasa process pa ng decomposition ay mas madami yung inire-release niya na gas, ay so mas mainit yan para sa ating halaman. So yun po ang dahilan. Then isa pang kagandahan nito kung bakit kambing, tain ng kambing yung ginamit ko, hindi kambing ha, tain ng kambing, ay mas syempre ay mas madaling i-handle. Ano po, mas madaling i-handle ang tain ng kambing at galaw mo kung hindi na magalamotak ang kamay mo, ay kumpara mo yan sa ipot ng manok, ay pag nabasa yan ang lagkit niyan. Ayun na nga guys, at malapit na ako matapos ng paghahalo, at nung matapos kong haluin na rin aking growing media, inilagay ko na nga dito sa paso na kinuha ko dyan sa paligid-ligid ay talaga nagagamit ba itong aking husay sa paghahalo ng simento ay kala may maalam mag-construction ay ano. Ayun na nga, otay-otay ko nang inilagay yan dito sa paso at nang ilagay ko na, maitanim ko na yung aking grafted na seedlings ng kalamansi at sayang din ba yan naman at yung bayayin na maaga pa yung nabunga na. Ayan, inilagay-lagay ko na nga na din at ayan, hirap pala naman na ganyan na rin mag-vlog ng ganitong impronto ang script at hindi ako maalam. So yun guys, at kung kayo may tanong kung pagtatanim na iyan at kung ano-ano pa mamang tungkol sa agriculture, ilagay nyo lamang dyan sa comment section at ating agawan ng content yan, agawan natin ng content at papaliwanag ko sa inyo kung paano baga naman yung pagtatanim. Ay huwag nyo asabihin na mainit ang kamay mo, ay wala man ako nakita nagabagang kamay. At kung ano po mga dahilan ay huwag lang makapagtanim at huwag lang naman dumihan. Tama naman ay napakaganda man din ang pinaglahok-lahok ko. Imagine mo kung yan ay ipot ng manok, yan ang lagkit. Yan ang hirap niyang hawakan. Ayan na nga guys, at kinuha ko na yung aking grafted na kalamansi. At yan pala, huwag niyong kakalimutan pag kayo magta-transplant ng seedlings. Katulad niyang mga, uy, nunti ka pa malaglag, kinama na. munti ka na malaglag. Ayan, pag kayo magta-transplant, tatanggalin nyo yung kulay itim na bag na yan. Ay, at pag hindi nyo tinanggal yan, ay hindi rin maganda na maayos at hindi malaki ang inyong tanim. Ayan, at nilagay ko na nga, tama naman natin, kinakamay ko lang yung tae ng kambing ay. Ay, pika kung yan ay ipot ng manok, ay yung pagkamay niyan at yan yung lagkit niyan ay makamabaho pa naman noon. Ano? Ayan, nilagay ko na nga dito. At saka ako yung may sekreto guys na asabihin sa inyo. Kaya laging maganda ang mga tanim namin dito ay. Hindi lang kami nagtatanong at napakahirap yan naman itong impronto na vlog. Tama naman, tinapakita ko na may bunga naman din, isang piraso. Ganyan talaga pagka-grafted. Ano po, yung pag-grafted, yan po ay yung pinaghupong, yung rootstock at saka yung sayon. Pumunta kayo sa aking YouTube channel at naman unawaan nyo kung ano itong mga ipinapagsasabi ko din eh. Ayan na nga, inilabas ko na ako kay mahiwagang organic foliar fertilizer. So yan po ay organic. So ang organic po, mas matagal siya nadidecompose, mas matagal siya na-stack, mas madami ang kanyang nutrients o mas tumataas ang nutrients and minerals na ibibigay niya sa halaman. So yan po ay foliar fertilizer. At kaya kung gusto mo lang pati ninyong bumili ng ganyan ay PM nyo lang ako at abintahan ko kayo. May igaran baya pagbili ng kwan ng ulam. Wow. So yan guys. So kaya ako hindi naka face mask diyan at ako walang ginagamit na PPE sa pagmix niyan. Ayan ay kwan. Yan ay organic. Yan ay hindi masyadong, hindi nakakasama sa ating kalusugan. Basta wag mo lang nga inumin ay hindi ko pa alam kung anong lasa na yan. Ayan na nga, kinuha ko na aking mahiwagang tabo. At adiligan ko at tingin ko buya kung talagang maganda ang drainage. So huwag natin kakalimutan na magdilig. So hindi lang tayo basta nagadilig at inatest din natin kung talagang maganda ang drainage. Kumalusot hanggang doon sa kailaliman ng bangan na iyan yung tubig.
At pag hindi yan lumusot, ay yan ang pangit itong ating vlog na ito, ay siguradong mali-mali na naman ang pinagagawa, pinagsasasabi, ay dapat ay hindi tayo mapahiya diyan. At nang makita talaga nitong ating mga manonood, kung talagang malusot dyan sa ilalim yung lupa, at hindi sabi ko kanina ay parang maganda ang air circulation sa ilalim ng lupa, kaya tayo nagamit ng buhangin, ay dapat iyang pating tubig niyan ay nalubog. Hintay-hintay natin na dapat ay lubog iyang tubig na yan, at pag hindi ay nako ay hindi ko natuloy itong vlog na ito. ay mapapahiya, ayaw, mauubos na isang timbang tubig ay hindi pa nalabas sa ilalim ng banga yung tubig na ibinuhos ko. Ay uti-uti natin tingnan natin kung talagang malabas nga sa ilalim. Ay kita nyo naman, ano? Ay talagang diskumpiyado na ang pamumukha ko diyan, ay sabi ko parang mali yata itong ginagawa ko. Pero kayo ko'y tiwala, at alam kong yan ay matagal ko nang ginagawa ay. Ayan na nga, o, tamo, o. Ayan ang makagandahan niyan. Pag tayo maglalagay, kaso nga lang siguro ay gawa na napakaraming lupa yan. Ito yung tuyo ng binuhat ko ay. Ayan, o. So, lumalabas, ano, lumalampos doon sa ilalim ng banga, lumalabas yung tubig. So, maganda yung ating air circulation at saka yung ating drainage sa ilalim ng lupa. At tama naman, nayabang-yabang ko pa sa pagkuha ng camera. O, huwag niyo kalimutan ha, baka gusto niyong bumili niyang aking inagamit na organic foliar fertilizer. Ay, mag-PM lang kayo, ano, talaga nag-promote na pati, ano. O, yan ang kagandahan ng ating mga ginagamit na growing media. Ay, siya, ay, kung may tanong ka, at kay may gusto bang malaman tungkol sa pagtatanim, at kung ano-ano tungkol sa agrikultura, ay maglagay ka lang dyan sa comment section. Huwag mo na rin pating kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, at nang dumami naman ang subscriber ko na ako ay kumita ng malaki-laki at na makabili ng tae ng kambing at saka ng carbonized rice. So yun lamang guys, maraming salamat, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan, at yun naman, yan ang ganda na ng kalamansi ko, pakita ko sa inyo yung balang araw.